Okay, you want to eat that? No problem. Or you want to stay for the money? Yung pong maagang may pasok, you can go ahead and balita lang po kayo dito. Lapit pa kayo ng isang very nice. Deacon, elder, mga officers, mga kasama sa iba't ibang ministry. Gam, kasama kayo. Yung gam, pagkatapos yung igay, pakainin niyo yung mga bisita. Deacon, Junior Deacon. And if you are a member, you can also sit in if you like. No problem. Because you are part of congregation. You may take your seat, please, so we can start. Okay. Okay. Naghahanig dito. Yun, tapos na. Okay. So, Brother Ray, ilapit ka. Okay. Paki... Di ka madidinig dyan. Ganyan muna, ganyan muna. Ayan, ayan. Okay. Before we proceed, okay. Siguro, ano muna, no? Year, this is a year-end, our year-end meeting. Last na meeting po natin 2017. Paki-project nga po muna yung financial. Gusto mo mag-report? I-report lang natin sandali yung financial. Or ako na. Okay, in behalf of Sister Cheryl, para mabilis. May gusto lang po tayo ipakita. Yan. Yung financial report po natin, revision 1. December. Nakita po natin. Okay. So, ang purpose po ng meeting natin, okay, quiet. Ang purpose po ng meeting natin, the purpose of our meeting is to plan for 2018. Okay? So, we have to grow. Okay? We are no longer a child. Okay? Ano ang sabi? Di ba yung mga yung we are one part of a body and the whole body is dapat nagwo-work as it is. Okay, kung kamay ka, mag-work ka sa kamay. Okay, kung paa ka, mag-work ka sa paa. Pero we are part of one body. And before, okay, we understand that we are still a child. Okay? But now a child ang gumagana lang dati sa bata, di ba? Yung ano, yung bibig, gusto lang niya kumain ng kumain, di ba? Yun lang. But most of his part of a child, eh hindi pa ganong malalakas, hindi pa strong. But now, I believe na, we believe in behalf of the elders is we are strong enough, okay, to accept the responsibility. Like Elijah, okay, when Elijah lived, Prophet Elijah lived, Elijah, okay, he take that responsibility, okay. So we have to be like Elijah. So, bago natin umpisahan ang plano natin sa 2018, we want to end this financial report. Okay? So, before, when you see, we are negative. And still, we are negative. Okay? But you will not see him. Okay? Okay, so kung makikita nyo, kung nabobo, malalaki ang ba? December 1 to December 29, ayan. Kung malalaki ang, yan. So, yan po yung report natin. Yan po yung total. Actually, nang natatanggap natin sa baba, from 6,000, yan yung mga tithes and offering na tinatanggap natin. So matotal, kung titignan nyo, it's very, ano naman po, nasa, ano yan, nasa drop box, nag-average tayo dyan. Okay? But I will tell you, it's not enough. Okay? It's not enough, but the grace of God, give this. Okay? He tests you to give back everything. Okay, kasi kung 10,000 lang ang ating makukuha, okay, we are 2,000 here every week. And if this is 5 weeks,
Right now, if it is 5 weeks, kulang. So marami pa po tayo sinusuportahan. So, just like that. And then, ibaba nyo na po. Ayan po yung mga gastusin natin. So, ibaba nyo po ng konti. Ibaba nyo pa konti. Baba po, baba. Ay, hindi, taas ng konti. Ayan, yan, oh, tama na. Ipakita nyo nga po yung banda dito. Ayan, banda dito, banda dito. Ayan. Ano ito? Isok inyo. Ayan. So, dito po, makikita nyo, meron dito tayong binabayaran na ayan, credit cash. Credit cash advance. Kung meron tayong ina-advance. So, wala nang hindi nyo na nakikita yan. For the three months, no? And then, ibaba yung gas nyo po. Okay? So, yan po yung mga gastusin natin. Ayan, sige po. Yan po yung mga gastusin natin. And then here, makikita nyo rito, kasama sa gastusin po natin, as nyo po, yung pagbabayad natin doon sa negative natin noon. Before it is about 30,500, I believe. Yung huling-huling report, ano? But now, makikita nyo, it's only 8,500. Yes. Amen. So, nakakabayad. Hindi nyo nalaki nakikita. Hindi lumalaki yung negative, no? Nababawasan na yung negative. So, that's the grace of God na binibigay sa atin. No? So, ginagamit na tayo magkaloob, pabalik. And then, the end of the month is ito po. Hindi pa po napapasok dito yung last week, pero makikita po natin taas nyo po. Okay? By the way, ito po yung total na ginagastos natin, ha? 12,684 for this December. Pakitaas po. Yan, taas po ng konti. Hindi mo makita, bakit? Ayan. So this is the task on hand na lang po natin ngayon. Year end, we still have 1,169 and we are negative of 8,500. But I'm sure God will provide everything for us. Pero, sabi nga, like any other company, bago ka bigyan ng budget ng company, sabihin mo muna, ano project mo? Without any project, manghingi ka, sabihin mo, boss, bigyan mo ako ng 500. Hindi ka bibigyan. Pero sabihin mo, boss, bigyan mo ako ng 500. Magpapalagay ako ng satellite antenna para sa company natin. Para lahat enjoy nanonood. Bibigyan yan, di ba? Pero without planning, without any project, hindi kayo bibigyan ng company nyo. Tama? Same is true kay God. Si God, ipoprovide ang lahat ng pangangailangan ng church if we give plan. Tama? Amen. So we will start with our plan. Pakibigay na po yung planning natin. So yan po ha. We are still not negative. Yan. Poprovide ka dyan. Okay. Now, our plan is ganito. So, just to remind you, we have three bodies, no? We have na nag-work dito. We have Board of Elders, Board of Deacons, and the congregation. Lahat po yan nagpa-function dapat. So, Board of Elders po, okay, paki-zoom in lang po. Muna yung ano, yan. Yung first quarter, paki-zoom in po. Okay. We have a plan for January to December, and we divide it every quarter. Every quarter, kailangan meron tayo matapos. At every quarter, dapat meron tayong meeting. Okay? Elders meeting, yung mga deacons magme-meeting every quarters, tapos meron tayong elders deacon meeting and elders deacon congregation meeting. So, we have a plan, okay, pakikurong po dito. Kurong po. Abag ba dito yan? Ata na. Yeah. Dito na lang siguro ako. Tayo ano, pwede siyang mapin. PDF. Ay, hindi ba PDF? PDF ba ito? Excel na lang po. Hindi, ako ganyan. Iyan mo na lang itong dulo. Tulungan mo ako. Yan. Yung sa dulo muna. Papakita natin sa kanila. Okay.
I-access niyo po ito sa Dropbox, ha? Yung mga respective head ng ministry. Accept niyo sa akta. Dito. Yan. Doon po sa tulo pa. Kunti pa. Doon sa dulo. Doon sa dulo. Ayan. So kung titingnan nyo rito, yan dulo-dulo. Ayan. So mababasa nyo po dyan, merong deacons program, elders program, sa baba. Next is, sa babang baba. Ayan. Congregation program. Okay? We have a program. Okay? This is only a sample na pwede nyo i-fill. Okay? Kami mga board of elders, nakaprograma na kami kung ano ang ipakakain namin, kung anong gagawin namin sa inyo. We are more concerned about your spiritual life. Okay? And the deacon, you are more concerned, yung mga deacon, yung mga gawain dito at tulong ng elders para mag-move. And the congregation, meron din kayong mga plano. Okay? Like yung anniversary, kayo nagpa-plano niyan. Christmas party, kayo nagpa-plano niyan. Okay? So, you have 5 weeks or 4 weeks and every month, meron tayong mga plano. So, hindi ko na papakilaman yan sa inyo na yan. Okay, we have some suggestion only. Okay, like January, February. Okay, February in congregation, like February, second week, I think this is 14. Okay, nilagyan ko lang. Bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin. Ano nakalagay doon? Love verse 9. NBM. Ay, NBM. Pero, nagkaroon kami ng council meeting, parang gusto nilang gawin, combined. So, we will see. Okay, so, the congregation, yung ano nila, yung pinaka, ano natin, administrator dito, makikipag-coordinate. So, isasabihin namin sa inyo kung okay ba yung combined or what. Okay, but that's just the plan of the council. Na humiling sila, ba't na lang hindi gawin combined? No? Na magkaroon ng fellowship ang mga mag-aasawa, mga magsisweetheart, ayan, during that month of February. Okay. So, that's the sample na plano. Okay? We will leave this to you, everything. Okay? Pero makikita nyo rin dyan yung plano ng deacon at saka yung plano ng elders. Okay, baba nga po. Ayan. Let's go to the stage pala. Taas, yan. So, I will discuss the plan of elders. Okay? Meron din plan ng deacon. Sabi namin sa kanila, noong nag-meeting kami, gumawa na kayo ng plano nyo. Ewan ko kung ginawa nila. Okay? So, we will just discuss in here the plan of elders. Kasi kasama, plano namin yun para sa inyo. Pakibaba nga po. Yan. We will discuss. Yan. Pakizoom in ng konti. Konti lang para makita to. The whole book. Click off. Yan. Oh, baba na po. Yan. Nababasa na po. So, sa January, yan po yung mga plano natin hanggang February. Ano ang gagawin? So, we have elders meeting. Hindi po kami mga natutulog lang. Ayan, may mga plano kami sa inyo. Tapos, magkakaroon tayo ng elders deacon meeting. And then, meron din tayong elders deacon officers meeting. Every quarters. So, magkakaroon ng 4 na meeting. Okay? To discuss everything. Ngayon, ito po yung pinaka-plano. Meron tayong pinaplanong Encounter God's Retreat. EGR tawag natin, di ba? Yung mga natin ng Encounter God's Retreat, gagawin natin ito twice a year. Yan ang plano ng elder. Twice a year, mag-host tayo. Tayo mag-host. Kung gustong umatin ng Adsuman at saka Sharjah, they are welcome. Okay? Ibig sabihin na mag-host, tayo gagastos. Welcome ang outsider. Opo, welcome mga outsider. Ang EGR po, ito po yung mag-i-invite kayo ng friends nyo to encounter God. Okay? To encounter God para makilala nila. So, outsider or visitors are very much welcome. Kahit hindi Kristiyano. Much better po kahit hindi Kristiyano. Kasi kailangan nilang ma-evangelize during that time. Saan po gagawin dito sa hotel? Yan po ang pag-iisipan ng administrator. Ayan. Yan, good question. Nakita nyo na ang plano namin. So, mag-iisip kayo ngayon para mag-materialize yung plano ng elders. Gastos, venue. Sama-sama tayo. Pero nakita nyo na ano yung plano namin. Okay?
Yung mga mag-i-speak dyan, pag-uusapan namin. Ha? Yung exact date, pero we want it on January 4th week. As much as possible. Alam ko, hindi naman matutupad lahat ng plano. Pero as much as possible, magawa namin ng 99% on the plano. Okay? Then after that, every quarter, we have... Okay, ano po? Ano po? Ang encounter, isang araw lang po ito. Isang overnight, actually. Okay? Isang overnight lang po ito. Kung magagawa natin ng walang pasok, much better. Kasi from the whole day, pwede. Kung hindi naman, after work, whatever, so ipaplano pa rin natin. Supportin po, pag-usapan natin yan. Pero sinabi ko lang yon sa congregation. Okay? Yung plano namin elders, ang gusto namin maipakita sa inyo para makita nyo na hindi lang, ano, kasi kasama kayo rito, ha? Plano lang to ng elders, pero kasama kayo lahat. Okay? So every February, sa February, gagawa po tayo ng evangelism training. Okay? Evangelism training. Ang evangelism training po, gagawin natin twice a year. So, first quarter and third quarter. Okay? So, itetrain namin kayo how to evangelize. Okay? And then, pagkatapos po niyan, ipagpapatuloy natin yung tinatawag na SF. No? Yung SF po, yun yung shepherd flock. I-activate natin yung shepherd flock. Okay? So, i-move nyo po sa second quarter. Pag-i-move nga po sa second quarter. Pag-i-move. Second quarter. Yung kamay dapat eh. May kamay dyan eh. Wala ba? Ah, browser. Ah, kaya pala eh. Browser pala eh. Hindi pala PDF ano eh. Ayan. Sa second quarter po, ayan yung second quarter. Okay. Okay. Second quarter po, magkakaroon naman po ng GDF. Okay? Gagawa tayo ng GDF or Growth in Discipleship Forum. Twice a year din po yan. Twice a year. EGF, twice a year. GDF, twice a year. Okay? And then, the second quarter, meron po tayong GICM Leadership Training. Okay, first quarter is Evangelism Training. Second quarter, Discipleship Training. And then, twice a year din po yan. So, second quarter at saka fourth quarter natin gagawin yun. Okay. So, yan po ang plano ng elders. Okay? So, ngayon, paki-zoom out nga po, paki-ibaba na po. So nakita niyo na yung plano ng elders, pinaliwanag ko na sa inyo. So susuportahan po natin dapat ang elders. Okay? Susuportahan natin ang plano ng elders. GDF, EGF, twice a year. GDF, twice a year. Discipleship training, twice a year. And leadership training, twice a year. Gagawin po natin yan. Then, sa taas po, sa taas. Taas pa. Baba na pa ba yan? Baba, yan. Hindi, baba pa. Yan, dito. Kaya naman ng konti. Dito ng konti. Pangalan nyo na yan. Yan, todo nyo po doon, tapos pakisum in. Yan, todo nyo po, tapos pakisum in. Zoom in. Tapos po, magdadagdag po tayo ng iba't ibang ministry. Okay? So, gagawa po tayo ng iba't ibang ministry. Dadagdagan po natin ang trabaho nyo. Ayan. Paki ano po? Uy, mali po yung pangalan po. Nasaan? Uy! Ha? Go. Dapat tuloy na. Ready?
Okay, edited. 14 days ago. 14 days ago pa rin. Okay? So, ano po yung dulo? Yung different ministry? Ayan po yung mga ano, ayan yung mga different ministry. Kaya po, dadagdagan natin ang mga ministry natin. So, mag-a-activate na tayo ng men's ministry. Okay? I-activate natin yung women's ministry. I-activate natin yung single ministry, youth ministry, yung music ministry, nandiyan na, no? Ang mag-a-activate tayo ng prayer ministry. Pakibaba nga po. Pakibaba po. Prayer ministry, transportation ministry, nandiyan na. Administration, nandiyan na. Taas pa po. Taas pa po. Ayan. Okay, ushering ministry, ito yung gam, no? Ushering ministry, gam yan. So, pakitaas po dito. So, dito po, okay, makikita nyo, yun yung different ministry na i-work out natin. Meron pong mga overseer or elders na nakatalaga sa inyo. So, sila po ang kikilos na kasama nyo para mangyari po ang different ministry. And then, i-help po ito ng mga deacon. Yan po yung mga deacon. So, ibig sabihin, pinatayan niya na ako. Hindi naman akong patayan. Nagpabayad ako dito. Ibig sabihin, yung mga deacon talaga ang magtatrabaho para mangyari ang different ministry. Ang mga elder, andyan lang po, overseer. Gagabayan kayo, titignan kayo kung tama ang ginagawa nyo. Nang ayon, okay, sa Word of God. Titignan natin kasi baka prayer ministry, kung ano namang pinagpe-pray nyo. Okay, so andyan yan. Okay, andyan yung mga different ministry at different elders na mag-o-overseer. Overseer lang po yan. Titignan lang. Pwede nyong hingi ng tulong. Okay? Pero hindi po nangangahulugan na sila lang. Lahat kami, pwede nyong lapitan. Kaya lang, i-priority nyo na yung mga pangalan na nandyan. Ayan, na lapitan. Okay? Tapos, andyan naman po yung mga mag-head na deacon. Sabi namin sa mga deacon, nung meeting namin noon, ayan na yung plano namin. Okay? Kayo ang mag-head, tinalaga na namin. Humanap kayo ng mga junior deacon nyo na mga kasama, na mga katulong. Masarap dito, no? Lagi may katulong. Ayan. So, ewan ko kung tinrabaho nila yung junior deacon. Wala. Papasok na ang 2017. Wala pang nangyayari. Minit na namin sila before this meeting last week. Sino ba yung pastor? So, yung mga deacon na yan, pag hindi kayo nagtrabaho, talo. Sayang. Okay? Yung trabaho na sinasabi natin, iplano natin ang gusto. Okay? So, paano natin gagawin to? Wala na po kaming oras. Pagkatapos ng worship service natin, alin-kain na lang, tapos alin siya na. Paano po natin magagawa? Okay, ito ang isang suggestion. So, we have magpapalit na tayo ng format. Okay? Isipin natin lahat kung paano mag-work. So, ang format, isang suggestion, ang sinabi, bawasan ng konti ang time ng worship service. Okay? And then, ilagay lahat dito. Para pagkaroon, halimbawa, mag-umpisa tayo ng 10:30. Kung matatapos tayo ng 10:30 ng 12:30, kakain tayo ng 30 minutes, 1 o'clock, so we still have from 1 to 3. Tama? So from 1 to 3, uubusin natin sa lahat ng ministry na to. Amen? So, paplanuhin natin, like example, the first week of the month is meron tayong men's ministry every first week. Men's and women's ministry. Okay? Second week of the month, prayer time. No? Yung prayer ministry, gagawa sila ng mga programa, gagawa sila ng mga
ng mga plano kung paano nila i-activate ang prayer ministry. Kung paano natin matuturuan lahat ng mga ng congregation natin kung paano sila magkasal. Amen? So ganun natin gagawin. Naintindihan nyo? So mga deacon, planuhin natin mabuti paano natin babawasan ang worship service at ilalagay natin lahat dito sa ministry na to. So ibig sabihin, hindi porke hindi kayo nagagamit sa worship service, wala na. Gagamitin kayo sa different ministry. Okay? Like example sa women's ministry. Ayan, bawat isa magsasalita na dyan. Okay? Hindi chismis ha, hindi chismis ng women's ministry. Fellowship to, pero hindi chismis ha. Huwag nyo na alamin yung mga buhay-buhay ng iba. Ganon. Okay? Mag-aaral kayo, kayo ngayon. Maaari, dalawang grupo ang men's, ang women's ministry. Okay? May tumatayo, may nagsasalita. So we will teach you everything. Amen? Men's ministry, the same. Prayer. So, sa pagpasok ng 2018, kung magkaroon kami ng meeting mamaya sa bahay ni Pastor Edmer, ayan, titingnan namin kung paano namin katapusin bago pumasok ang 2018. Kung paano natin nahatiin. Pero ito yung isang suggestion. Ha? Isang suggestion, bawasan natin ang time ng worship service. Okay? And then, i-push natin lahat sa ministry. From 1 to 3. Start talaga exactly 10:30. Yun. Kaya nga, kung mapaplano natin, paano natin transportation, kung paano natin mapaplano, the best way, the best plan, kung kailangan zoning, ang gagawin natin, gawin natin. Magbigay kayo ng suggestion ayon sa experience nyo. Kung paano natin mapapadali. Okay? Dapat mag-maaga na lang tayo or mag-gawas na lang? Hindi, maaga po, pero siguro, like example, sometimes we do the exhortation in every ano eh, di ba? So, we will do the exhortation or we will still do the exhortation doon po sa time ng ministry. No? Sa ministry, magagawa natin yun, lahat magsasalita. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na lang. Halimbawa, tithes and offering. Tuloy-tuloy na lang yun. Magbibigay, tapos magpe-pray. Tapos, kasi nagagamit tayo eh. Alam namin na lumago kayo sa ganun eh. Okay? But, you will grow more sa ministry. Okay? So, ganun. Yung siguro, titignan natin kung pwede na natin tanggalin ang congregational prayer kasi magkakaroon na tayo ng prayer-praying ministry. No? Kung ipaplano natin ito, like say, every month, we have two prayer meeting pagkatapos ng fellowship. Kapag ka nagawa natin yung congregational prayer meeting pagkatapos ng fellowship, pwede na natin bawasan yung pwede na natin tanggalin yung ano, yung congregational prayer. Okay? So we can shorten. Yun, pwede lagyan ng time frame. Okay? So we will plan. Pagdi-discussan pa natin yan kung anong the best. Okay? So we will discuss. We cannot discuss right now. Okay? Kasi baka masyadong marami tayong matakil na problem. So we will discuss first the best thing and then we will tell you if kung ano yung plano. Pero yun na po ang gagawin natin. So we have a change game, change plan, and new GICM Dubai. 10:30. 10:30, umpisahan natin. Paano gagawin? Paplanuhin yan sa transport. Pag sinabi ng transport, iwanan ang mga tulog pa. Iwanan. Hindi, UPM ang parating late. Kung sinabi kang UPM, dapat 10:30 or 9 o'clock, kung maaaring, unahin mo na lahat ng UPM, isang ikutan ng isang driver. Siguro naman kung isang Pajero, pwede na, no? O isang Honda. Isa lang, isang UPM, 8 o'clock. Dadaanan niya lahat ng UPM, hatid dito. Tapos na, di ba? Isang taxi lang po yung pastor. Ha? Isang taxi or whatever. Paplanuhin natin. Paplanuhin natin. Ano lang yun? Sample lang yun. Matagal din pag nakukulong kasi rin. Yung mga marking, maagal dito, 9 o'clock pa lang, nandito na yung mga yun.
So, paplanuhin at dapat gawin. Amen? Sige, so yun lang po. So, nakita nyo ngayon plano ng elders. Yung deacon, magplano kung paano i-execute. And then, yung congregation, no, yung support natin, yung administration, in terms of manpower, in terms of ibang mga input na pwede nyo sabihin. No? Kung sabihin nyo na mas maganda po kung prayer meeting, kung prayer natin, congregational prayer, every week, 30 minutes, gagawin natin. Asa inyo pa rin yun. So, we have different ministry na dapat gawin. Amen? So, yung question and answer po, siguro, sa WhatsApp na lang. Okay? Okay? Sa WhatsApp na lang yung question and answer. Paano po sa January 14? Ano po yun? Tinaganda po actually yung January 14 sa kalendaryo. January 3 muna. Okay? January 14 po, dito makakain tayo. So yun po yung plano, accessible po sa Dropbox. Okay. So the more plan na meron kayo, the more blessing or the more finance na susuportahan kayo ng Panginoon. Amen? Huwag niyong alalahanin, mayaman ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Thank you po sa mga deacon na wala rito. Dami tayo, let's pray. Tara po, mag-pray po tayo. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, salamat po sa araw na ito, sa matatapos na taon, sa kalendaryo ng GICF Dubai, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay nagpaplano upang ma-equip ang inyong pong mga anak, Panginoon, in word and in truth, Panginoon, their spiritual life, Panginoon, at saka kung paano po sila magiging blessing sa iba, Panginoon. By using their gift and by calling them, Panginoon, sa iba't ibang klase ng ministry, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa buong plano namin ay mag-realize po ito at makita po ang participation ng bawat isa upang ang lahat ng kapurihan, lahat ng glory, Panginoon, ay maibalik namin sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Lord, gamitin niyo ang buhay ng isa, ng bawat isa, Panginoon, to find the lost soul, Panginoon, at maihandog po namin sa harapan niyo, Panginoon. Ang lahat nga po ng ito ay patuloy po namin pinabalik ng papuri sa inyo at ang pangalaman ni Jesus. Amen. Amen. That's it. Grabe siya.